Hi guys, welcome to my channel, Michelle Razonable. So, don't forget to subscribe to my YouTube channel. So, nandito po ako ngayon upang i-share sa inyo ito. Minsan po ay sabi nga po dito sa atin, magalak kayo lagi sa Panginoon, inuulit po, magalak tayo. Minsan kasi may mga taong narito, marami tayong hinaharap sa ating mga kanya-kanyang buhay. Ang mga yugto sa buhay natin na minsan masaya o tayo o hindi. Nalulungkot tayo, di po ba? Paano ka magagalak kung pagkising mo pa lang ay puno ng problema ang mga problema mo kakaharapin at na-stress ka na sa kaaga-aga pa lang po? Paano magiging masaya kung na-occupied mo na ang isip mo ng mga negative, di po ba? Tanong lang po, bakit nga po? Bakit tayo laging magalak sa Panginoon? Sabi nga po rito, bakit nga ba? Para sanang magalak kung wala lang nakikita dahilan para maging masaya. Dahil ba may pinagdadaanan ka masyado madrama para sa iba? Nasa sayo kasi yon kung pipiliin mong maging masaya o magpapaka-stress ka. Diba sabi nga po? Dahil nariyan siya palagi, hindi tayo iiwan ni pababayaan. Sino nga po ba ito na hindi po tayo iiwan ni pababayaan? Di po ba si Lord? Sabi nga po, si Jesus ay parang salamin. Masaya rin siya pag masaya ka. Sabi nga po. Yun nga po ang sabi sa atin. Sabi nga po dito sa Panginoon, si Jesus ay parang salamin. Masaya rin siya pag masaya ka. Nalulungkot ka at malulungkot din. At nalulungkot din siya. Pero sa isa lamang ang hindi niya gagawin. Ang talikuran ka sa siya'y tinatalikuran niya. Diba? Ayun doon na po, credits. Na nag-post niyan, sabi nga po. Nabasa ko, but I forgot the example words. Yun nga po. Diba dapat magalak ka? Magalak ka nga, diba? Sabi nga. Kasi hindi ka niya iiwan. Think about it, sabi nga po. Magpapakalungkot ka, parang pasan mo ang buong mundo. Akala mo nag-iisa ka. Yun nga po, akala natin nag-iisa ka. Nag-iisa ka lamang, pero harapin ang lahat sa mundong ito. But now, because God is always there for us, nasa tabi mo lamang siya. Na kahit na anong mangyari, ay hindi kayo iwan. Diba? Si Lord lang ang hindi nang iwan sa atin. Kahit sinong mahal natin sa buhay, iniiwan tayo, pero si Lord hindi, sabi niya. Ang mga kaibigan mo sa mundo, pwede ka nilang, pwede tayong tratuhin na hindi ka ganda-ganda o iwanan, but God will never leave you. Si Lord lang talaga ang hindi nangiiwan sa atin. Magalak ka lagi kay Lord. Paano po ba magalak tayo sa Lord? Dahil lagi niya tayong binibigyan ng pag-asa kahit na nakikita mong imposible mo nang malampasan at hindi mo na kaya. Sabi nga po sa Pilipos 4 verse 13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Diba? Lahat ng ito ay magagawa natin. Kung ano man problema natin, ano man dao ang problema natin, ay kaya-kaya natin dahil kasama po natin si Jesucristo sa ating buhay. But pag-asa, hope, may mga times sa buhay natin ang nawawalan tayo ng pag-asa. Kaya nga, yun nga nagiging dahilan kung bakit ka nalulungkot. Magtiwala ka lang sa Kanya sa lahat ng mga nangyayari at hindi ka bibiguin ng Panginoon. Kasi po, dyan po tayo naumpisa. Minsan po, nawawala po yung faith natin dahil sa dinami-dami po ng ating mga problema, nakakalimutan na po natin humingi sa Panginoon ng tulong. Kumbaga, napopokus na tayo sa problema natin, sa dinami-dami iniisip natin, pero nakalimutan mo na si God. Di po ba? Kaya nga po, naging dahilan bakit ka naging malungkot kasi ikaw gumagawa ng lungkot mo. Pero pag hiningi mo to sa Panginoon, mararamdaman mo talaga yung joy at kapayapaan ng iyong iniisip. Sabi nga dito, wala naman imposible, kaya mo nga lahat sa pamamagitan ng lakas na kaloob ni Lord sa atin, di ba? Huwag mawalan ng pag-asa. Nandyan lang si Lord at handa kanyang tulungan basta humiling ka lamang sa Kanya ng buong puso. Paano po ba tayong buong puso nahihiling sa Panginoon? Ang buong puso po talaga po kasi yung pinagkakaloob mo talaga yung buong buhay mo. Ay, nabubulol na po ako. Buong buhay mo sa Panginoon, handa mong ibigay sa Kanya. Tapos, handa mong pagsisihan lahat ng iyong mga kasalanan. Kung ano man yung mga nagawang kasalanan, hihingin mo ito ng kapatawaran sa ating Panginoon. Sabi nga,
Tapos ibigay mo yung puso mo sa Panginoon. Buksan mo yung puso mo upang maghari sa iyo ang Panginoon at papasukin. At magkakaroon ka ng galak. Buong puso, magagalak ka ng lagi kay Lord. Pag iyon talaga ay tinanggap mo sa buhay mo ang Panginoon. He always give us many chance, sabi nga. Aminin mo, ilang beses kang humingi ng tawad kay Lord, hindi po ba? Sa pang-araw-araw din nating buhay, hindi ka ba magiging masaya kung binigyan ka ng maraming pagkakataon ni Lord? Ang pagsisihan mo sa umagat, it's another chance. Binigyan ka na naman ng Panginoon ng pagkakataon para mabuhay, di ba? Yung pagising pa lang po natin, napakalaki na po ng pasasalamat natin sa Panginoon, paghinga natin. Kasi yung iba po ay binabayaran po yung hininga, di ba? Pero si Lord, kung magbigay siya, is libre. Di ba? Ang Diyos ay napakabait, matiis at mapagpasensya. Ang kabutihan niya ay siyang nag-aakayat sa iyo upang tumalikod at magsisi sa mga ginawang kasalanan. Read Romans 2 verse 4. Ito nga po, isipin mo kung tayo mga tao ay ninanais na pag paulit-ulit humihingi ng tawad. Ang isang taong nagkakasala sa atin, how much kung kay Lord na? Dahil mahal na mahal tayo ni Lord. He gave us many, many chance. Ang pagising mo tuwing umaga is a chance, di ba? Is a chance. Para kay Lord, magalak. Magalak kang lagi sa Panginoon. Ito nga po, sabi niya, dahil siya ang dahilan kung bakit ka masaya. Sis po. Siya ang magiging dahilan. How come? Hirap na hirap ka na nga eh. Lungkot mo na. Pagod na pagod ka na. Parang wala nang kuwang sa puso mo para maging masaya. No. Siya ang magiging dahilan kung bakit ka naging masaya. Kasi hindi ka niya hahayaang maging mag-isa sa mga harapin mo sa mundo, sa mga hinaharap natin, sa mga problema natin. Kausapin mo lamang siya. Handa naman siyang makinig sa atin. Hindi siya busy para hindi kanya pakinggan, di ba? Sabi nga po rito ng Panginoon sa kanyang salita, come to me and all you are worried and bothered and I will give you a rest. Sabi nga po sa Mateo 11 verse 28, di ba? Come to me, sabi nga ng Panginoon. Halika anak, di ba? Bibigyan ka niya ng kapahingaan, di ba? Sabi nga po ng Panginoon. Tapos, dito nga po natin masasabi ang Panginoon na ito na tapat na ang kanyang pag-ibig sa atin walang hanggang pag-ibig dahil siya lamang magiging tunay mong kaibigan. Kaibigan no, kung saan at mapagkakatiwalaan at lahat ng karakteris ng isang tunay na kaibigan ay nasa kanya. May mga katuwang ka sa buhay. Pamilya natin, may pamilya ka, may mga kaibigan. Ngunit may mga pagkakataon sa buhay natin na wala sa atin tabi, 'di ba? Wala sa atin tabi minsan yung atin hindi nag-stay sa atin, 'di ba? Hindi po siya nag-stay sa atin dahil nga minsan may work yung family mo, yung asawa mo, sabi niya. Yung tipong hindi mo na kayang sabihin sa kanya o kaya naman nandiyan siya pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay nandiyan sila para sa iyo. Maari ka niyang iwan. May mga kaibigan at sinasabi nga ang tatraidorin ka, di ba? Ka, magchichismis siya sa'yo, tungkol sa'yo, na akala mo concern, yung pala gusto ka lang ichismis sa lahat ng mga ikukwento sa kanyang maaari niyang nagdagan o bawasan. Pero may mga kaibigan na tunay na nabibigay ka ng, may tunay na nagbibigay sa'yo ng advice para sa makatulong sila sa'yo. Sabi nga po, si Lord nga po, ayan palagi nandyan para sa'yo. Diba? Nandito po lagi sa atin si Lord para sa atin. Kaya, nagmamahal sa'yo, handa siya palaging tulungan ka at maging best friend mo. Diba? Ang best friend. Makikinig siya sa'yo, hindi pagsasawa sa'yo, mapagkakatiwalaan mo siya, hindi kanya pagtataksilan, hindi kanya iwan. Yun lang po ang nag-iisa si Lord. Saan ka pa? Oo, diba? Saan pa tayo? O hindi kay Lord? Ang saya, di ba? Sa kabila ng lahat ng mga nagawa mong pagkakasala sa kanya, just ask forgiveness. Sincere ka ba sa paghingi ng tawad? It will be forget like it did happen. Napakabait ni Lord, di po ba? Magalak ka lang lagi sa Panginoon. Yun po lagi yung sinasabi ng ating Panginoon pag nasa sa atin, pag nasa sa na
nasa Panginoon ka, magalak ka lang. Ano nga ba ang mga gagawin ko pa para lagi akong magalak sa Panginoon? Hindi ka magiging masaya kung puro nega. Yun nga po. Ang nasa isip mo, puro nega, wala ka na, oh, ganito na naman mayayari bukas, ganyan na naman, di po ba? Siya ang magiging pag-asa mo sa lahat. Huwag kang mawala ng pag-asa. Iniwan ka man ng lahat, nariyan pa rin ang Panginoon. Di po ba? Iniwan man tayo lahat, pero nandiyan pa rin sa atin si Lord. Siya ang unahin sa lahat ng bagay. Siya lamang po ang unahin natin sa lahat ng bagay. Kapag inuna mo siya, ibang saya ang iyong madarama. At hindi mo mamamalayan na may nababago sa'yo dahil mas lalo kang napapalapit sa Kanya. Yun nga po, hindi mo talaga malalaman kung paano ka na mapalapit sa Panginoon. Sa Panginoon, yung as in mapalapit ka na pa sa Panginoon, malalaman mo po yun kasi iniwan mo na yung mga ugali mo hindi maganda. Talagang mapapansin mo sa sarili mo, nandun na yung pagpapakumbaba sa bawat kahit anong sabihin sa'yo, mahinahon ka pa rin, mapapansin mo po talaga pag binago ka ng Panginoon sa iyong sarili. Siya ang gawing dahilan kung bakit ka masaya, ang Panginoon. Huwag ka mapakalungkot, maging masaya ka maging masaya ka kasi nandiyan pa si Lord para sa'yo. Ang magiging masaya ay depende sa iyo. Si Lord ang dahilan kung bakit ka nakangiti sa kabila ng mga hirap na iyong pinagdaraanan. Totoo po yan. Kahit na yung, papansin ko rin po dati sa akin. Nagsisimba naman ako pero hindi naman po ako yung simba lang ako sa simbahan. Pag yung, di ba Sunday, tapos pag uwi mo na, parang wala na, forgot na yung mga narinig mo sa simbahan. Yun nga po ang mahirap din po yung wala kang direksyon. Kumbaga, yung tawag dito, yung palundag-lundag pa lang yung ano mo sa Panginoon. Hindi pa straight yung pananampalataya mo sa Panginoon. Sabi nga po rito, maging kontento sa mga ipinagkaloob niya sa atin. At tapos nga, huwag maingit sa iba. Hindi ka niyan magiging masaya kung napupuno ka ng puro ingit, di ba? Ang puso mo, maging kontento sa mga pinagkaloob niya. May mga meron ka na wala sila at may mga meron sila na wala ka. Fair lang naman, di po ba? Kaya nga, di po ba magbigay ang Panginoon? Magalak ka lang lagi kay Lord. Walang mawawala sa'yo. Magiging positibo ka lang sa buhay at magiging masaya ka kahit anumang mangyari sa iyo. So, magalak lang tayo sa ating buhay. Huwag tayong maging nega nga, sabi niya, di ba? Yung pagising pa lang, problema na, oh my God, ano naman ang ulamin ko, ano naman ganyan, wala na akong pagkukuha ng utang ko. Imbis na magmukmuk ka po, ang gagawin mo po, humiling ka sa Panginoon na, Lord, hindi ko po kaya itong mga problema to, hindi ko po kaya, itinataas ko po sa'yo, Lord, kung ano man yung mga problema na nadadinadaranasan po ngayon, Lord, ipinagkakaloob ko po sa iyo dahil wala po akong kakayanan na malutas to, kundi ikaw lamang po sa tulong ng iyong pag-ibig sa akin at pag-unawa sa akin na matanggal yung mga nega kong pag-iisip. Yan, tuwing sa umaga pa lang po ay lagi tayong magpasalamat sa Panginoon at lagi tayong dumulog sa Kanya sa bawat oras. Hindi man tayo yung mananalangin lang tayo pag may problema tayo, di po ba? Minsan po kasi gano'n nakakalimot tayo sa Panginoon. Minsan meron that time na nalangin ka at binigay sa'yo ng Panginoon. Halimbawa, Lord, gusto ko pong guminhawa yung buhay ko. Pero, nakalimutan mo na si Lord. Paano yan? Na-focus ka na lang dun sa ibinigay sa'yo ng Panginoon. Nawala na si Lord. Kasi, nabigay na sa'yo ni Lord yung kahilingan mo. Kaya minsan, that time din, na ang Lord is na para bang ayaw niya tayo mawala sa Kanya. Minsan, ang problema po is blessing din yun po kasi diyan po tayo napapalapit sa Panginoon. Kasi pag may problema tayo, lagi tayong nananalang sa Panginoon, Lord to Lord, tulungan niyo po ako ganyan. Kaya, ayaw ka mawala ng Panginoon kaya minsan dumarating yung problema natin. Pero, ang problemang ito ay kaya nating harapin. Basta kasama natin si Lord sa lahat ng iyong mga desisyon sa buhay at patuloy ka lang manampalataya sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya with faith. Kasi pag wala kang faith talaga, minsan kung paano didinggin ng Panginoon yung kahilingan mo,
kung nagda-doubt ka sa kanya, paano didinggin ng Diyos kung hindi ka nananampalataya sa kanya at hindi ka naniniwala sa kanya? Kaya kung tayo po ay nanalangin sa ating Panginoon at hiniling natin yung ating kahilingan sa ating Panginoon, kailangan po tanggapin nyo na po na ibinigay ng Lord sa inyo. Kaya ang panalangin nyo ay kakatagpuin ng Panginoon. Kasi may faith ka, may tiwala ka sa Panginoon na alam mo, may Diyos ka na pinakikinggan ng iyong dalangin. Yun po yung yun po talaga ang tunay at totoo na kung wala kang faith, paano didinggin ng Diyos? Kasi hindi ka naniniwala sa Kanya kasi minsan sasabihin natin, Lord, dalating ba itong dalating bibigay mo po ba sa akin yung kahilingan ko, ganyan. Tapos, ay, mukhang hindi, ganun. Kaya, yun, nagda-doubt ka na sa Panginoon, hindi ka na nagtitiwala sa Kanya. Kaya, laging tatandaan po tayo na laging manampalataya tayo sa Panginoon. Laging positive ka lagi sa mga, sa buhay mo. Huwag kang masyadong, huwag kang masyadong maging nega sa buhay mo, kundi, ikaw lang din naman po ang kawawa. Pero pag naramdaman mo po ang kamilos sa buhay mo si Lord, sobra-sobrang pagpapala po ang mararamdaman mo pag tinanggap mo ng buong-buong Panginoon. At number one, napakalaki pong pag sa bawat isa sa pamilya niyo po ay kayo nanalangin na sama-sama. Napaka-powerful po nun. Talaga pong pinagkakaisa niyo po ang inyong mga panalangin na sama-sama po kayo nanalangin at nagtitiwala sa Panginoon. Walang imposible kay Lord. Kaya sabi nga po, magalak tayo at maging masaya tayo sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, tawagin mo lang ako at ako yung paparayan para sa iyo. Yun nga po ang sa napakabuti ng Panginoon, di ba? Tatawagin lang po natin ang ating pangalan ng ating Panginoon. At ang Panginoon ay suma sa atin. Kaya maraming salamat po at naway may natutunan po kayo sa aking maikling senior sa inyo. At maraming salamat po. Please don't forget to subscribe sa my YouTube channel na patuloy pong sumusuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat po at naway patuloy po kayong gabay ng Panginoon at patuloy niyo po kayong maging safe sa araw-araw po ng buong pamilya. So, maraming salamat po at dito na po ako nagtatapos. Thank you!